sa likod ko dami. At binigay po sa inyo? Kumusta ka, Lola? Maupay gihapon mo di. Ilan taon na po kay Lola? 80 na. Wow, ang lakas pa ni Lola. Anong gusto mong tulong na may bigay namin sa'yo, Lola? Ano ko lang, nagtitinda ako. Kung meron puhunan ko, wala. Ganito, bilihan natin si Lola ng mga pangailangan niya. Wheelchair, tapos bigyan natin siya ng mga paninda niya. Salamat okay, sa inyo, Joy. Isa naiisip ko na lang na magpapakamatay ng anak ko na naguguluhan na ako. Pero ngayon, parang masaya na ako. Anong tulungan po kayo ni Ma'am Sally kung baga nawala yung pag-iisip nyo na gusto nyo magpakamatay, tama ba? Sana noon, pero ngayon hindi na ako makiisip. Tulungan na ninyo ako. Nanay Lilia, dahil sobrang natuwa si Idol Rafi sir, ito yung ihahandog niya sa'yo. Yes! Ang dami. Surprise na iday dami. Salamat sa'yo, Idol Rafi. Nandito po tayo ngayon sa Barangay UP Campus, Quezon City, kung saan po kasalukuyang nakatira si Lola Lilia. Kung matatandaan nyo po, si Lola Lilia po ang nag-viral po na Lola dahil po sa kanyang kaawa-awang kalagayan sa pagtitinda ng mga pagkain doon po sa gilid ng kalsada. Dahil dito ay agad po itong tinulungan ni Idol Rafi at binigyan din po na ng mga pangkabuhayan gaya na lamang ng sari-sari store, and also meron din siyang binigay na wheelchair and mga damit at mga grocery po para dito kay Lola. Ito po ay mayroong YouTube title na viral post na kaawa-awang Lola na nagtitinda sa kalsada, nakaharap si Idol Rafi. At umabot na po ito sa 2.4 million views. Kung inyo rin pong maalala, si Lola Lilia po ay kinupko po ng isang Good Samaritan na nagngangalang Ate Sally. Ngunit kamalaunan po ay nabalitaan po natin dito kay Ate Sally na si Lola Lilia po ay kinuha na raw po ng kanyang kamag-anak at dinala dito sa Barangay UP Campus. So ngayon po ay babalikan po natin si Lola Lilia at atin po siyang kakamustahin kung ano po ba ang kalagayan niya matapos siyang mailipat dito sa kanilang pamilya, and at the same time po malaman din natin kung ano ba yung naging buhay po niya lalo na ngayon na may kinakaharap tayo ng pandemic na COVID-19. So tara, samahan niyo po ako para makita na natin kung ano ba yung current condition ngayon ni Lola Lilia. Kamusta po kayo, La? Mabuti na lang, nandito ako kala Carmen. Okay naman po kayo? Masaya naman po kayo dito sa bago niyong tinitirahan? Oo, masaya naman. Tinanggap na ako. Nakakakain naman po kayo ng maayos? Oo, nakakakain kami. Sino po si Carmen? Yung may-ari nito. Ano-ano niyo po si Carmen? Kamag-alak ng buhay pang asawa ko. Sino po ang nag-aalaga sa inyo? Si Idoy, sila Carmen. Dito, mga anak niya. Naalala niyo po ba si Sally? Naalala ko si Sally. Mabait yun. Kailan po kayo umalis doon kay Sally? January. Hindi naman ako pinaalis eh. Kinuha lang naman ako. Kala ko mabuti naman yung pagkukuha sa akin ng ano ko, kaibigan. Ano po ba yung nangyari? Nung kumuha sa akin, anak ng anak ko. Anak ko yun si Melda. Eh siyempre hindi ko nagustuhan. Magustuhan man ako ng anak niya yung kumuha sa akin, ako ayaw ko. Ayaw ko lang ugali ni Melda. Saan po iyon? Sa Laguna. Ngayon, pagkatapos po ninyo manggaling sa Laguna, saan na po kayo dinala? Dito na ako. Kamusta naman yung pag-aalaga mo dito kay Lola mo? Okay naman po, minsan hindi kami nakakaintindihan pero naayos naman po namin. Mahal na mahal mo ba si Lola? Opo naman po. Siya na po yung nag-alaga sa akin simula po sa Angulo ko eh. Kailan ba siya lumipat dito sa bahay niyo? January 1 po yun. Paano niyo siya kinuha doon kay Ma'am Sally? Ano po kasi dumating po yung apo niya. Bale, sinabi sa akin na doon na muna siya sa Laguna kung gusto niya doon. Kasama naman po ako. Ayaw niya po kasi ayaw niya po mahiwalay sa akin. Noon uuwi na po ako. Nauna na po ako galing Laguna na po nakapunta dito. Naiwan na po siya doon. Nagwawala daw po siya doon, nagtatampo parang
ayaw kumain ng maayos, paunti-unti lang daw, parang ano, laging tahimik daw, parang hindi siya masaya dun. Hinatid na lang ulit dito ni Ate Grace. Pero nung nasa Laguna ba siya, inaalagaan ba siya ng maayos bago siya mapunta dito sa QC? Opo. Pero bakit ganun yung nangyari? Ayaw doon ni Lola? Wala na po kasi ako doon. Gusto niya po ako laging kasama eh. Kaya ikaw, mas pinili mong umuwi na lang dito kasama si Lola mo? Opo. Ikaw bilang apo, syempre matanda na yan. Kumbaga paano mo nairaraos na alagaan si Lola mo? Kasi syempre matanda na yan, kailangan mahaba yung pasensya. Sinabi ko lang naman po sa kanya na ano, kumain ng mabuti, matulog, huwag na mag-alala sa mga anak niya, tinutulungan naman po siya. Ako lang po yung nag-aasikaso ng pagkain niya. Kamusta kayo ngayon kasi na merong quarantine? Paano kayo kumakain? Ano po, pag wala na po kaming pagkain, pumupunta po ako dun sa papa ko, nagsasabi po ako na wala na po kaming bigas. Tapos pag ano po, pumunta ako dun, nakakakuha naman po awad ako. Binibigyan naman po kami ng pangangailangan namin dito. Mahirap bang mamuhay ngayon lalo na merong ganitong klaseng krisis na nangyayari dito sa atin? Mahirap po talaga. Hindi ako makapag-aral ng maayos. Wala rin matinong trabaho yung mga magulang ko dahil ngayon sa nangyayaring to. Si Lola naman, nahihirapan ba siya? Hindi naman po. Tahimik lang naman po siya eh. Meron ba siyang sakit o karamdaman ngayon? Minsan, nasabi niya may masakit daw po yung ano niya, paa niya. May gamot naman po siyang iniinom. Ikaw ba, maipapangako mo ba sa amin, makakasigurado ba kami na hanggang buhay pa si Lola mo, eh susubaybayan mo siya, hindi mo siya papabayaan? Opo, yun na lang po igaganti ko sa kanya bilang pag-alaga niya sa akin simula sanggol. Lola, salamat nga pala sa pag-alaga niya sa akin simula po ng bata pa ako. Oo, buti na rin inanong mo ko. Kala ko, hindi mo ko alagaan. Salamat na rin na inaanong mo ko. Hindi kagaya ng iba na pinababayaan ako. Hindi ka naman po pinapabayaan ng mga anak mo eh. Malalayo lang po talaga sila eh. Mahal ko yan. Mayroon ko yan po. Inaalagaan ako. Gagalit ka kung hindi ko inuubos yung pagkain eh. Kumain ka nanay. Para ka tumaba-taba naman. Bait yan eh. Salamat din kayo. Salamat na hindi mo ako pinababayaan. Mama, kung mamatay na ako, bahala na lang. Nahirapan ako pagka hindi ko ito nakikita. Hindi yan lumalaban sa akin. May iba pang apo na lumalaban. Pero ito, mabait ito sa akin. Kaya ayaw ko maiwalay sa akin yan. Huwag po kayo mag-alala, Lola, dahil pinangako naman sa atin ni Itoy na aalagaan niya po kayo hanggang buhay kayo, ha? Opo. Saan ba natutulog dito si Lola? Ganyan na lang po. Dito po siya natutulog. Saan? Ganyan lang. Sino kasama niya dyan sa loob? Minsan, dito po ako. Pero kadalasan, dyan na lang po ako sa sala natutulog. Hindi naman siya nahihirapan dyan. May electric pa naman po eh. Pero sa ngayong lockdown, kayo lang dalawa yung dito sa bahay? Hindi po, tatlo po kami dito, si Tito Buji po ako at saka si Lola. Lola, naalala niyo po ba si Idol Rafi, yung binigyan po kayo ng ano, ng wheelchair? Naalala niyo po ba yun? Naalala ko. Nung nakita niyo po ba si Sir, guwapo po ba siya? Guwapo naman. Yung wheelchair po ba nabigay sa inyo, eh buhay pa? Ayun o. Ayun, sinasakyan niyo po ba to? Oo. Malaking tulong po ba to sa inyo nung binigay sa inyo ni Idol? Oh, malaki. Ano yan? Bago pa yan, no? Hindi pa ako, hindi naman lumang binigay sa inyo. Makintag. Pinapasok ko lang kayo baka nakawin doon sa labas. Para alala ko sa inyo lahat na binigay niyo sa akin. Nasaan po yung tindahan yung Lola? Yung binigay po namin na mga chichirya, mga candy para po meron kayong mabenta doon sa kila Ate Sally. Video na lang yun dahil siyempre naubos na rin ang puhunan. Siguro mas maganda po Lola, magpahinga na lang po kayo dito kasi matanda na po kayo. Siguro yung mga ganong pagtitinda, hihingalin lang po kayo doon. Oo. Lola, namimiss niyo po ba si Sally? Oo, namimiss po. Meron din kaming surprise sa iyo. Gusto mo ba siyang makausap po? Gusto naman. Sige. Hello, Ate Sally? Opo, eto na po si Lola Lilia. Dito sa may barangay UP Campus, Quezon City. Sa kabilang ano nyo lang, kabilang barangay. Gusto niya kumasyal siya dito. Hello, Sally? Sally, pasensya ka na ha. Kung ako umalis na wala ka dito, hindi ko sana gusto umalis. Kaya lang, kinuha ako ng apo kong babae.
Kaya ako, lang, hindi ko magustuhan yung nanay niya. Ayaw ko sa kanya. Mas mabuti ka pa. Lagi kitang namimiss. Nalulungkot na nga ako sa'yo. Pumasyal ka naman dito. Kanino ka ba nakatira? Kila Carmen. Kilala mo yata yon. Ah, kila Carmen. Pasyal ka ba para magkausap tayo. Okay ka na dyan? Okay naman ako. Okay naman. Ayaw mo na sa bahay? Ayaw mo na daw po ba doon sa bahay nila? Gusto ko naman, mabait kayo. Kaya lang ay, pinilit ikaw? Pinilit ako ng abo kong si Grace. Kaya naman yung anak niyang si Melda sa bahay, ayaw ko. Yung nag-aalaga po sa kanya, ma'am, yung anak po ni Sir Carlito. Si Itoy daw, yung Carl, yung sinasabi, mabait naman daw po, naalagaan naman daw ng ayos si Lola. Si Carl-Carl? Oo. Mabait naman yan si Carl-Carl eh. Salamat Sally ha, sa pag-aalaga mo sa akin. Pasyal ka ha? Oo naman. Masaya ka po ba Ma'am Sally, nakausap niyo si Lola Lilia after several months nang hindi niyo pa... Masaya na rin ako, nagkakausap din tayo. So, ang gusto ni Lola is pasyal-pasyalan niyo daw po siya kahit papaano. Oo, mo ma'am. Sige, papasyalan ko yung pag-alaman sa bahay eh. Malapit lang pala siya sa inyo. Kumain ka nanay ng mabuti. Madami-damihan mo naman. Mag-pray ka palagi, nay ha. So, kumusta yung mga anak mo, sila Eday? At doon, sa bahay, Ira. Sabi mo na lang sila, nangungumusta si Nanay Lilia mo ha, lahat kayo. Punta ka sa bahay. Hindi ko na natatandaan eh. Ay, hindi ka na nakakakita masyado? Malabo ng mata ko. Wala ka salamin? Wala. Sige nga. Yung rayuma ko, nakakainis. Hindi ka na nakakalakad? Nakakalakad naman, pero hindi na masyadong malayo. Sige nga, sakay ka na sa likod ko. Salamat Sally, mabait yan si Sally. Wala akong masasabi, pati yung asawa niya, lahat sila mababait. Ang daming nagmamahal sa inyo. Oo. Sally, anak, bye bye. Good night. Love you. Miss you night. Salamat po sa pag-aalaga nyo kay Lola Lilia. Kahit hindi nyo siya kadugo, parang tinuring nyo na rin po siyang pamilya. Apo, ma'am, we will make sure na she's in good hands na po dito po sa bahay po ng kanyang kamag-anak. Okay po? Apo. Lola, anong pakiramdam? Nakausap nyo po si Sally. Maganda, parang umano ang kalooban ko. Lagi ko siyang naalala, hindi lang ko kumitibo. Nasabi niyo po kanina, humingi kayo ng pasensya. Bakit po kayo humihingi ng sorry kay Sally? Yung kasi, hindi niya alam na umalis ako doon eh. Meron siyang pinuntahan. Sinabi niya, huwag mong sinanay payagan na yung sa mga anak niya. Eh paano, pinilit ako ni Grace. Napilitan ako sa mama. Pinagbigyan ko ng apo ko. Saan mo ba mas gusto? Kay Sally o dito kay Carcar? Mabait rin sila. Lahat sila mabait. Wala ko masasabi. Happy naman kayo sa buhay niyo po ngayon. Masaya po kayo. Oo, masaya naman. Lalo na nakikita ko si Carcar. At saka yung Grace na yung mabait talaga yun. Lola, si Serafi po ay natutuwa kasi nalaman po namin na safe po kayo dito sa bago niyong tinutuluyan and nakakakain naman po kayo ng ayos. Oo. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa.
pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalata aping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan, Idol, linding hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapi Tulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking Idol, san man makarating, sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit, Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Ito po Lola, meron po kami ditong mga groceries para sa inyo. Meron po yung gulay and then bigas. Ito po yung bigas Lola, oh. Salamat. Ito, oh. Isang sako. Ay, Girapi, maraming salamat oh, sa inyo. Salamat sa pagpunta sa akin ninyo. I love you. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa.